Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Sa ibang balita naman, itinuro ng isang opisyal ng PNP, sina dating PCSO General Manager Royina Garma at Napolcong Commissioner Edilberto Leonardo na umano'y nasa likod ng pagpatay sa dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong Hulyo 2020. Agad naman itong itinanggi ng dalawa. Live mula Batasang Pambansa, nagpapatrol Vivian Gulia. Vivian, sino itong opisyal ng PNP at anong naging papel niya sa naturang insidente? Karen, siya si Police Lieutenant Colonel Sandy Mendoza na nagsabing hindi siya makahindi sa kanyang upperclassman at nangangamba rin para sa kanyang karera at sa sariling kaligtasan kung hindi siya susunod. Inungkat sa pagdinig ng House Quad Committee kanina ang pag-ambush kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong Hulyo 2020, 4 taon mula nang mangyari ang pagpatay, emosyonal na isiniwalat ng isang pulis ang mga personalidad na umano'y nasa likod nito. Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito ay ikakasira ngayon ng buhay mo? Eh kasi po, pumatay kami ng inosente. Si Sir Wesley Barayuga po. Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo? At si Ma'am Garma po. Kwento ni Mendoza, bandang Oktubre 2019 nang tawagan siya ni dating Davao Regency IDG Chief at ngayon Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo kaugnay ng isang proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual na umano'y pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga. Kalaunan, nalaman niyang ang tinutukoy ay si Barayuga. Sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong beripikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Dating Colonel Royina Garma na may personal na kaalaman tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. So, kahit may alinlangan, sumunod na rin si Mendoza dahil aniya mula sa nakatataas na opisyal at upper class niya ang utos at nangangamba rin siya sa pwedeng mangyari sa karera bilang pulis at sa kaligtasan ng sarili at pamilya kung susuway. Sabi ni Mendoza, kinausap niya si Nelson Mariano na naghanap naman ng hitman na nagngangalang Loloy. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Pagkatapos ng trabaho, sinabi ni Mendoza na ipinaalam sa kanya ni Leonardo na nagbigay umano si Garma ng 300,000 piso bilang kabayaran. 40,000 pesos dito ang nakarating sa kanya bilang parte. Kanina humingi ng tawad sina Mendoza at Mariano sa pamilya ni Barayuga. Taos puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito. Lalong-lalo na po sa pamilya Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Kapwa naman itinanggi ni Garma at Leonardo ang akusasyon. Hindi ko po gagawin yun. Okay, lalo na dun sa class 83 po yung class 83 yung ng PMA, correct? Dito. Hindi ko po alam yung sinasabi po niya. I do not know what he is thinking right now, Mr. Chair. And this is the first time. Iniisip nga ako saan ko siya nakita or what. I cannot recall if I've met him or what. Bago po siya napatay,
itong si General Barrioga, according to NBI officer in charge Eric Distor, General Barrioga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barrioga. Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people. Nauna na ring idinawit sina Garma at Leonardo sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm. Sabi ng warden, nagkaroon siya ng meeting kasama ang dalawa sa Davao CIDG office, pero itinanggi ito ni Leonardo kahit maging si Garma ay inamin ang meeting. Kaya na cite and contempt si Leonardo dahil sa pagsisinungaling at pinatawan ng detention sa kamera. Kinumpirma naman ni Garma na napag-usapan ang tungkol sa tinatawag na Davao template nang magkaroon ng pulong sa DPWH building sa Davao City noong June 26 or 28, 2016, ilang araw bago maupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng isang mambabatas, isang buwan matapos ito, naitala ang sunod-sunod na patayan sa iba't ibang bahagi ng mga kulungan sa bansa. Killings and the meeting, or sabi nga nila, courtesy call, that happens 3 days before. And after 3 days, on more than a month, from July, then August 11, 12, 13, and it was on record that in the 3 jail or correctional, doon po sa the Picol, doon sa Leyte, and doon sa Parañaque, nangyari lahat yung mga pagpapatay. Hiniling ni Sirigao del Sur 2nd District Representative Robert A. Barbers na isama sa committee report ng Quadcom ang rekomendasyong sampahan ng kasong murder sina Garma at Leonardo. Sinangayunan ito ng lead chair ng Quadcom. Irerekomenda rin ito na maisailalim sa witness protection program sina Mendoza at Mariano. Lumabas din sa Quadcom hearing na noong GM ng PCSO si Garma, inappoint niya sa mga posisyon doon ang nasa 7 kamag-anak, kabilang ang anak niya bilang confidential agent. Nang tanungin kung unethical ang ginawa ni Garma, sabi niya ang requirement lang sa mga posisyong iyon ay trust and confidence. Sinuspinde muna ng Quad Committee ang pagdinig kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng umano'y war on drugs ng administrasyong Duterte, at ngayon ang tinatalakay naman ay ang mga illegal na pogo. Karen, balik sa iyo. Maraming salamat, Vivian Gulia. Naghain ng not guilty plea si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking na isinampal laban sa kanya sa Pasig City Regional Trial Court. Sinuspindi naman ang pagbabasa ng sakdal sa kapwa niyang akusadong si Walter Wong Long. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Not guilty plea. Iyan ang inihain ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa non-billable case ng qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court Branch 167 nitong Biyernes. Dumalo sa pagginig ang kanyang abogado habang binasahan ng sakdal si Go sa pamamagitan ng video conferencing. Mariing itinanggi ng kampo ni Go ang mga paratang laban sa kanya. She has no participation naman po talaga. Yun naman po. Without going into further details kasi baka naman masubjudice tayo. Pero on the part of our client is she is firm na not guilty po siya. Nag-ugat ang kaso mula sa reklamong isinampan ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos madiskubre na sangkot si Go sa isang leasing company na may kaugnayan umano sa illegal na pogo hub na sinalakay ng mga otoridad sa Banban noong Marso, kasabay ng pre-trial. Muling umapela ang kanilang kampo na ibalik si Go sa PNP Custodial Facility. Pero ayon sa kanyang abogado, posibleng ibasura ito ng korte. To be candid, alam ko hindi na yata siya ibibigyan ng consideration kasi I think the BJMP already made a comment na they are equipped to handle the security and the safety as well as they have the facilities to do that.
Limang araw na mula na mailipat si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. At ayon sa kanyang abogado, naninibago pa rin si Go at kailangan ulit magpatingin sa ospital. Actually, may order sa kanya para madala siya sa hospital for some check-up pa rin sa lungs. Ang sa kanya lang talaga is napapagod na daw kasi lang talaga siyang mag-travel at bumiyahe. Samantala, ipinagpaliban naman ang pagbabasa ng sakdad sa kapwa-akusado ni Go na si Walter Wonglong, ang Malaysian na naaresto sa Pogo Hub sa Banban. Kasi ang ginawa ko, kahit hindi ho siya kasama na sa preliminary investigation sa DOJ, ay sinama siya sa CAS. So na-violate na yung right niya to due process doon pa lang. Ibinalik na ng korte sa preliminary investigation ang kaso ni Long. Nakabinbin naman ngayon ang pagdipat ni Long sa Pasig City Jail mula sa Tarlac Provincial Jail kasunod ng aksyon ng korte. Sa October 1, inaasahang magpapatuloy ang pagdinig sa kaso ni Go at iba pang mga akusado. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na karne ang nasabat ng National Bureau of Investigation sa isang warehouse sa Bulacan. Pinalabas umano na mga may-ari ng bodega na pagawaan lang ito ng yelo. Nagpapatrol, Nico Bawa. Bit-bit ang search warrant. Pinaligiran ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division ang warehouse na ito sa Bulacan. Walang sumasagot na tauhan sa warehouse. Kaya gumamit na sila ng battering ram sa gate. Pero dahil hindi pa rin ito mabuksan, inakyat ng isang operatiba ang bintana ng warehouse at binuksan ang gate. Walang nadat ng tao sa loob ng opisina ng warehouse. Nang pasukin ang cold storage facility, tumambad sa kanila ang tone-toneladang karne na galing umano sa China. Ayon sa NBI, taliwas ito sa deklarasyon ng kumpanya na planta ng yelo ang bodega. Wala rin itong lisensya para mag-imbak ng karne. Nagsimula ang investigasyon sa Cyber Patrol ng NBI kung saan napansin nila ang pagbebenta umano ng kumpanya ng karne online. Pinoffer ito sa mga intended clientele, meaning hindi public itong kanilang transaksyon, yung mga inaalaw lang nila na sumama doon sa kanilang secret channel, doon nangyayari ang transaksyon. Puro Chinese markings ang napansin sa mga kahon ng karne. Hindi pa malinaw kung paano ito nakapasok sa bansa. Ayon sa investigasyon ng NBI, ang unang binibenta ng mga suspect ay mga ganitong french fries lang. Pero kinalaunan na, discovery nilang may mga binibenta silang mga ganito na manok, merong isda, Peking duck, shellfish, merong ribs na baka, may hipon at meron ding mga lobster ball. May nakita ring kahong-kahong mga bawang at sibuyas. Nasa 200 milyong piso ang halaga ng mga karneng nasa warehouse. 3 taon na rin umano nag-ooperate itong kumpanya na pagmamay-ari umano ng 2 Pilipino at 1 Chinese. Ang nalulugi dito ng ating pamahalaan ay umaabot sa 120 million in taxes. Kaya ito, magandang trabaho. Kasamang nag-inspeksyon ng ilang opisyal ng National Meat Inspection Service. Anila, peligrosong kainin ang mga nasamsam na karne dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri ng kanilang ahensya. Pwede po may sakit na dala. So particularly yung sa mga poultry products, yung bird flu na tinatawag. So zoonotic disease siya. Tatamaan at tatamaan. Pwede tamaan yung tao. Foot and mouth disease, pwede siya magdala dito. We just tayo ngayon is currently we are free from foot and mouth disease. But kung tuloy-tuloy ito, hindi natin nakuha ito na contaminated. So pwede mag-cause ng outbreak ng sakit sa atin. Ikinandado na ang bodega at ito turnover ang mga karne sa NMIS para sirain at itapon. Naharap naman ang may-ari nito sa paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Food Safety Act. Nico Bawa, ABS-CBN News. Bibida sa bagong pelikula ang kapamilya actor na si Carlo Aquino kasama ang bigating Japanese actor na si Takehiro Hira. May update naman si Carlo sa isa pa niyang proyektong It's Okay to Not Be Okay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Intense sa drama at aksyon. Ilan ito sa mga eksenang aabangan kina pamilya actor Carlo Aquino at Japanese actor Takehiro Hira sa upcoming film na Cross Point. Trying to make ends meet. Financially, sobrang lugmok na sila.
So gumagawa sila ng paraan para makakuha ng pera. Tapos doon sila nag-meet sa cross point ng buhay nila na sobrang bagsak na bagsak sila. Feeling blessed si Carlo na makasama si Hira na nominadong Emmy Best Actor sa series na Shogun. Ang daming checklist para sa akin, Japan yung shoot. Kasama ko si Taki Hiro Hira. Yung pagdating niya sa set, alam na niya lahat. Yung blocking na lang yung aaralin namin. Tsaka pag kahit nagre-rehearsal, ginagawa na niya kung ano yung gagawin niya sa take. Mapapanood ang Crosspoint na isang Filipino-Japanese-based collab simula October 16 sa mga sinihan. Ipalalabas din ito sa Japan sa susunod na taon. Abala rin si Carlo sa isa pang bigating proyekto, ang kanyang TV comeback sa Philippine adaptation ng hit Korean drama series na It's Okay to Not Be Okay. Gaganap si Carlo bilang si Matmat, isang adult na nasa autism spectrum. Ito mahirap kasi series. So parang 6 months ko siyang gagawin. So they had me do like a 3-day immersion sa school ng adults with autism. Tapos pinag-workshop nila ako with Miss Anna Fileo. Ang daming preparation. Aminado si Carlo, minsan ay hindi niya nabibitawan ng karakter kahit tapos na ang taping. Bagay na napapansin ng kanyang asawa, ang aktres na si Charlie Dizon. Minsan nasisita ako ni Charlie na love yung turo mo, si Matmat yan. Minsan nadala ko, promise. Oh. Totoo. Sabi niya, love. Sinisita niya ako. Sa expression, bit-bit ko siya kasi talaga eh. Makakasama ni Carlo sa It's Okay to Not Be Okay, sina Ann Curtis at Joshua Garcia. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Planong isama ng Philippine Health Insurance Corporation o ng PhilHealth ang antipara o salamin sa mata at ilang assistive device tulad ng wheelchair at saklay sa mga benepisyo para sa mga miyembro nito simula 2025. Kailangan lang na otorisado ng doktor. Nagpapatrol, Easy Lee. Kailangang magsalamin ang mananahing si Tatay Benjamin. Foresighted kasi siya at malabo ang paningin sa mga bagay na malapit sa kanya. Hindi mo nakita yung butas kung paano mo susuot ang karayom. Ang kaso, hindi nagtatagal ang kanyang mga salamin dahil segunda mano ang kanyang binibili. Kung talagang nagpapagawa ka ng salamin sa mga optical, mahal talaga. 3-5, pero palimalibo, ganun. Kaya dala ko sa mga wukayo ka dyan, palalagyan ko lang ng grado. Ang 81-anyos namang si Lola Patricia nanghihiram lang ng nangangalawang na wheelchair mula sa barangay. Hindi na siya makatayo at makalakad mula ng madulas at mabalian ng balakang noong Enero. Nakaupo lang ako, nakahiga. Pag ano, binubuhat ako ng anak ko. Gusto ko yung wheelchair na lang kay sakay ako. Wala naman kong pambili. Kulang ang pera. Kaya magandang balita para kina Tatay Benjamin at Lola Patricia ang plano ng PhilHealth na isama sa benefit package ng mga miyembro nito ang prescriptive eyeglasses at ilang assistive device tulad ng wheelchair, saklay, tungkod at walker. Sa ngayon, low vision glasses pa lang at wheelchair ang sagot ng ahensya sa ilalim ng Z benefit package para sa mga batang may kapansanan. This is a response to the requests of many members na sana ay ma-expand natin at ma-cover natin yung mga ganyang klaseng devices. And ganun pa rin, meron din pong mga request ang ating mga Congress people na sana po ay ma-include na rin sa expansion ng ating benefits yung mga ganyan. Pero nilinaw ng PhilHealth, kailangan medically prescribed ang mga ito. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ahensya kung magkano ang kanilang sasagutin para sa salamin at assistive devices. Siyempre, pagka kinover natin yan, hindi lang naman yan isang taon, kundi tuloy-tuloy na rin. So hopefully, makover natin lahat at mailibre na natin lahat, depende lang kung anong kalalabasan ng ating study. Inaasahang maipatutupad na ang expanded coverage nito sa 2025. Easily, ABS-CBN News. Dinoble na ng Department of Education ang Annual Vacation Service Credits o VSCs ng mga public school teacher sa 30 araw mula sa 15 araw.
Sa revised guidelines on the grant of VSCs for teachers na inaprubahan ng DepEd noong September 18, may karapatan sa 30 days annual vacation service credits kada taon ang mga guro na may isang taon na sa serbisyo. At ang mga bagong guro na may mga appointments na inilabas nang wala pang 4 na buwan bago ang unang araw ng pasukan. Magkakabisa ito 15 araw matapos maaprubahan at malathala sa website ng DepEd. Ikinatuwa ito ng grupo ng Alliance of Concerned Teachers. Matagal na umano nila itong ipinaglalaban ang dagdag sa vacation service credits. Nanawagan rin ang grupo na mabigyan ng sick leave at mas mataas na sahod ang mga teacher. Malalakas na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa sa huling bahagi ng taon. Posible ring mas mahirap ang pagtugon sa mga ito dahil pumasok na umano ang mundo sa estadong tinatawag na Holy Crisis na papatrol Rafael Busano. Pinaghirapan ni Quinciana at ng kanyang mister na maipundar ang kanilang bahay sa gilid mismo ng Marikina River. Kaya kahit nalulubog tuwing hahagupit ang malakas na bagyo at habagat, wala raw siyang balak ibenta ang kanilang bahay. Pag nag-warning na ng 15, 16, ay umalis na kami. Nandito na yung barangay. Noon na namin mga bata eh. Noong kasagsagan ng bagyong Enteng nito lang buwan, muli silang lumikas dahil umakyat sa 17 meters ang tubig sa Marikina River. Naging maagap sila at pansamantalang nakisilong sa maliit na simbahan. Ayon sa report ng United Nations Environment Program, pumasok na ang mundo ngayon sa tinatawag na polycrisis o yung pagkakasabay-sabay ng krisis sa polusyon, pagkawala ng biodiversity at climate change na lalong nagpapalala sa kondisyon ng buong mundo. Sa pagkakasira sa mga ecosystem at kawalan ng mga puno, hindi lubusang naaabsorb ang polusyon na siya namang dahilan ng patuloy na pag-init ng mundo na nagiging sanhi naman ng mas malalakas na bagyo at pag-ulan. We actually expect na lalakas talaga yung ulan and ang pinaka-ma-attribute natin doon sa pag-init ng mundo. Ngayong Biyernes, sinabi ng PAGASA na bagamat malaki ang posibilidad na hindi tumama sa lupa ang binabantayang Tropical Depression Julian, magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Hindi nakikita ng ahensya na magdudulot ito ng malalang pagbaha gaya ng ginawa ng bagyong Karina sa Metro Manila. Pero paalala rin ng PAGASA, hindi dapat makampante. Yung most destructive at saka yung matumatawid na bagyo sa ating bansa, usually nangyayari po yan during the last quarter of the year. Hindi po actually kumonte, no? Actually, kung kukumpara natin sa forecast natin na for the month of September, mas marami po tayo na monitor na bagyo ngayon. Tansya ng PAGASA, 4 hanggang 7 bagyo pa ang posibleng mabuo o pumasok sa bansa sa huling bahagi ng 2024. 2 hanggang 3 bagyo sa Oktubre at hanggang 2 naman sa Nobyembre at Disyembre. Sa kabila nito, hindi dapat isipin ng publiko na wala nang magagawa para maiwasan ang maging biktima ng kalamidad. Babaha at babaha because of the natural topography ng Pilipinas. Ang nangyayari kasi parang patche-patche yung pagre-repair. Aayusin dito, aayusin doon, so on. So walang approach na to look at, say for example, kung Metro Manila pinag-usapan, to look at Metro Manila as a whole. Kaya ayon sa UNEP, dapat kumilos ang buong mundo ng may maayos na plano para sa hinaharap dahil nakasalalay dito ang buhay at kinabukasan ng bawat isa. Rafael Busano, ABS-CBN News. Samantala, nagdulot ng pinsala ang buhawing tumama naman sa sentro kandating Aray at Pampanga nitong Webes. Ayon kay Bayan Patroler Teresa, kumakain sila ng hapunan nang bigla na lamang naramdaman ang pagbayo ng malakas na hangin na may kasamang ulan. Nasira ang bubong ng kanilang bahay at sinabi ng Bayan Patroler Teresa na nilapitan pa sila ng lokal na pamahalaan para mag-alok ng tulong. Kabilang na ang pansamantalang masisilungan. Pero pinili ng pamilya na manatili sa kanilang tahanan dahil ang ibang parte nito ay maayos pa naman. Walang nasugatan sa insidente pero nagdulot naman ito ng trauma at takot sa kanilang pamilya. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano mangyayari ngayong weekend? May ulan ba o mainit pa rin?
Eskabayan, makaranas po ng mga pag-ulan sa hilagat gitnang bahagi ng Luzon dahil sa nabuong bagyong Hulyan kaninang alas 2 po ng madaling araw ngayong araw ng Biyernes. Huling namata ng Tropical Depression Hulyan sa layong 425 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at may pagbungsong umaabot ng 70 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ang bagyo patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa inasahang paglapit ito dyan sa may bahagi ng Cagayan, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Babuyan Islands at sa Eastern Mainland, Cagayan. Mananatili po ang bagyo sa gitna ng dagat pero halos paikot ang magiging pagkilos nito sa silangan ng extreme northern Luzon hanggang makalabas ito ng bansa sa araw ng Miyerkules. Sa Linggo at Lunes, pinakamalapit ang bagyo sa may Cagayan at Batanes. At magtuloy-tuloy po ang paglakas ng bagyo hanggang umabot ito sa may typhoon intensity sa araw ng Linggo. Hindi inaasahang magpapalakas ng habagat ang bagyo pero malawak po ang ikot ng hangin nito. Patuloy po ang tapayan ng updates ukol sa bagyong Hulyan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, aasahan po ang mga pag-ulan Sabado at Linggo sa Northern Luzon, lalo po dito sa Ilocos Region at kanlurang bahagi ng Cordillera. Ulan din sa Central Luzon, lalo po sa may Zambales, lalo sa araw ng Linggo. Maaraw naman po at mainit sa Palawan Sabado at Linggo pero posible yung mga dadaan lamang na saglit na mga pag-ulan. Sa Visayas, Sabado ng tanghali may ulan sa southwestern Panay at dito po sa may southern part ng Samar Province at sa gabi naman sa may bahagi ng Aklan. Pagsapit naman ng Linggo, buong araw posible yung mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Panay Island. Sa Mindanao, may kalakasan ang ulan Sabado ng hapon hanggang hapunan dito po sa bahagi ng Bukidnon maging sa may Agusan Provinces. At meron pang kaunting ulan na aasahan Linggo ng hapon at gabi sa ilang lugar sa Northern Mindanao, Davao Region at maging sa may Soccsergen. Tayo naman sa Metro Manila, maulap araw ng Sabado samantalang aasahan po ang pag-ulan sa araw ng Linggo. Samantala, malakas na hangin at pag-ulan ang humagupit sa Florida, USA dahil sa pananalasa ng Hurricane Helene. Lumakas hanggang Category 4 hurricane ang bagyo, kaya nagbabala ang US National Hurricane Center ng hanggang 20 talampakang taas na storm surge at matinding pinsala. Nagsilikas ang maraming residente ng Florida bilang paghahanda sa sama ng panahon. Isinara na ang dalawang paliparan sa Florida habang ang ilang lungsod naman ay binaha. Naglandfall ang bagyo sa Big Bend, Florida, lagpas alas 11 ngayong Biyernes oras sa Pilipinas. Mahigit 2 milyong residente ang nawalan ng kuryente. Ayon naman kay US President Joe Biden, nakabantay siya sa sitwasyon at handa ring sumuporta ang kanyang team sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Hinikayat rin niya ang mga madadaanan pa ng bagyo na sumunod sa abiso ng pamahalaan lalo na kung sila ay pinalilikas na. Na-downgrade na bilang tropical storm ang bagyong Helene na ngayon po ay nananalasa sa Georgia. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat po! Nasabat ng Philippine Coast Guard ang 2 motorboat sa Manila Bay na sangkot umano sa paihi scheme o oil smuggling. Arestado ang 15 tripulante na mahaharap sa patong-patong na kaso. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Nakaangkla sa isang bahagi ng Manila Bay ang MB Palawan nang sitahin nito ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Webes ng gabi. Dala nito ang 6,000 litro ng diesel na galing sa paihi o oil smuggling at ibibiyahe sana sa Navotas. Nito namang Biyernes ng madaling araw, sunod na nasita ang mas maliit na motorboat na ito na may kargang 2,000 litro ng gasolina. Sabi ng Philippine Coast Guard, iisa ang modus ng 2 barko na nadiskubring galing din sa iisang kumpanya. Naka-encounter sila ng isang suspicious vessel. Walang ilaw, walang AIS, pero umaandar. So, nagduda na kagad sila at sinundan at nagboard sila. So, nung binoard nila, may lamang langis, walang papeles, yung safety ng barko, maraming depekto. So, hinuli natin. Hindi naman nagkaila ang mga tripulante. Bago lang po ako dito, sir. Saan ho nanggagaling yung diesel? Tagbo to. Tapos? Binibenta ko nila sa amin. Sa mga barko, tagbo. Arawan lang po. 50. Bisan maabot to ng 20. Ram. Sabi ng Philippine Coast Guard,
Regular ang pagpapatrolya nila sa laot para habulin ang mga ganitong klase ng ilegal na transaksyon. Ito ang BRP Boracay ng Philippine Coast Guard na nakasita at nakahuli sa dalawang motor bangka na sinasabing sangkot sa oil smuggling o yung tinatawag na paihi dito sa Manila Bay. Sa ngayon, dito muna sila mananatili sa laot habang inihahanda ng Philippine Coast Guard ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. May babala rin ang PCG sa mga bumibili ng smuggled na langis. Dagdag ng ahensya, maaari ring managot sa batas sa mga parokyano nito. Basically, this is an oil smuggling na papatak sa customs law. Definitely may kulong ito. Warning natin, huwag tangkilikin kasi baka madami sila doon sa kaso. Ayon sa PCG, hindi sigurado ang kalidad ng mga smuggled na diesel at gasolina. Pero patuloy na tinatangkilik umano ito dahil mas mura kumpara sa nasa merkado. Inaalam na ng PCG kung magkano ang halaga ng nasa bat na mga produktong petrolyo. Johnson Malabat, ABS-CBN News. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang rotation and supply mission sa mga sundalong Pinoy na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Yungan Shoal nitong Webes. Sakay ng BRP Lapu-Lapu ng Philippine Coast Guard, naihatiin ang mga kinakailangan supply sa mga tauhan ng AFP. Nangako naman ang AFP na patuloy nilang susuportahan ang mga tropa ng Pilipinas para may pagtanggol ang teritorya ng ating bansa sa West Philippine Sea. Idiniklara na bilang insurgency-free ang buong lalawigan ng Misamis Occidental. Inihayag ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tangub City matapos i-anunsyo ng Philippine Army ang matagumpay na pagkakabuwag sa New People's Army Guerrilla Front Sendong at iba pang rebelding grupo sa lalawigan noong Disyembre 2023. Binuri ng Pangulo ang pagtutulungan ng national at local governments, militar, PNP at ng komunidad para makamit ang kapayapaan doon. Sa Tubod, Lanao del Norte, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Pangil Bay Bridge na nagkokonekta sa bayan ng Tubod at Tangub, Misamis Occidental. Itinuturing ang 3.17 kilometer na tulay bilang pinakamahabang sea crossing bridge sa Mindanao. Paikliin nito ang oras ng paglalakbay sa dalawang bayan sa 7 minuto. Mula sa dating mahigit 2 oras, bubuksan sa publiko ang Pangil Bay Bridge sa September 29. Alleviating her worries about spoilage and missed sales. Yung mga saging hindi na magiging ketchup. The bridge is a gateway to a world where distance no longer limits our dreams, where aspirations can take flight, and where the ambitions of entrepreneurs fuel growth and prosperity. This achievement reflects our collective strength and manifests our continuing determination. O Migs, anong bagong gadget ang ipakikita mo sa amin? Karen at mga kapamilya, gadget ang gamit ng karamihan para manood ng palabas, magtrabaho o kaya'y gumuhit. Pero kamakailan, ilulunsad ang isang global tech brand ang isang tablet na kayang gawin ang lahat ng yan. Bida ngayon ang pinakabagong tablet na inilabas ang isang global tech brand, ang kanilang MatePad Pro 12.2-inch. Ito ang pinakabagong version na kabilang sa kanilang tablet series. Unang mapapansin ang golden silk, inspired at curved edge na disenyo nito. Sa mga on-the-go, hindi na mahihirapan na hawakan at dalhin dahil magaan at manipis ang gadget. Hindi rin kailangan na mag-worry kung indoor or outdoor gagamitin dahil meron itong tandem OLED paper mat display. Kahit pa direct sunlight ay kitang-kita at malinaw pa rin ang tablet screen. Ang bagong feature na dual-layer OLED ay nagbibigay ng maliwanag at buhay na kulay sa litrato. Kahit pamanood ang video na may dekalidad at may malinaw na detalye, mababa pa rin ang konsumo nito sa baterya. Hindi lang pang entertainment ang tablet na ito. Nagbibigay din ito ng PC-like productivity gamit ang mga built-in apps, pang notes na makatutulong sa mga working o estudyante. Tampok ang bago nitong keyboard storage kung saan sa isang step lang, kaya nang buksan at i-setup na parang laptop ang iyong tablet. Hindi na rin problema kung saan ilalagay ang M-Pencil na gamit dahil mayroong 2-in-1 storage at charging design na ang keyboard storage nito. Kung creativity naman ang pag-uusapan, feel na feel ang pagiging artistic
mapa-beginner or pro man yan. Maaaring i-fold na tila artboard ang gadget at gamitin ang kanilang self-developed painting app. Meron itong paper-like sound at ilang customized features katulad ng ilang fluid at splatter brushes na madaling gamitin sa pagguhit. Oh, marami pa kayong abangang gadgets at trends para palaging updated sa latest technology. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang latang uso at bago. Aarangkada na sa Martes ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC na mga naghahangad tumakbo sa halalan 2025. Nagsisilbi rin itong panimula ng tinatawag na election fever na nangyayari kada tatlong taon sa Pilipinas. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Sayawan, prosesyon, marcha, mala fiesta. Ganito ang kadalasang eksena na sumasalubong sa mga naghahain ng Certificate of Candidacy na naghahangad na magsilbi sa bayan. Sa halalan 2025, higit 18,000 pwesto ang pag-aagawan. At ang bawat rehistradong botante sa kanyang distrito, boboto sa kanyang manok sa pagkasenador, congressman, party list representative at mga lokal na opisyal. Sa mga probinsya, kailangan din bumoto para sa sangguniang panlalawigan, panlunsod o bayan. Dalawa naman ang balota sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan idaraos ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa BARM, mahigpit na pinagbabawal ang sabay na pagtakbo sa parlamentaryo ng magkakapamilya. Ang mga lilipat ng partido pagkatapos manalo sa pwesto, masisibak din. Kung gustong maging senador, dapat 35 years old ka pataas. Kung congressman, 25 years old naman. Iba-iba naman ang minimum age sa local positions. Dapat din dito pinanganak, rehistradong botante, nakatira sa Pilipinas ng ilang taon at marunong magbasa at magsulat. Sabi ng Commission on Elections, desisyon ng bawat botante kung kukumpletuhin niyang punan ang mga posisyon sa balota o hindi. Basta ang importante, makaboto. Kung nakikita nila, yung kanilang ihahalal pang presidente pala o yung kanilang ihahalal ay medyo pwede mas mataas na posisyon o pwede nilang mahalal na ngayon sa darating na eleksyon. Tamang pamimili in preparation for a larger or higher positions. Sa Manila Hotel ang paghahain ng COC para sa senador at sa party list groups na obligado rin magsumite sa COMELEC ng kanilang 10 final nominee. Kandidato at 3 taga-suporta lang ang pwedeng pumasok. Sa local COMELEC offices naman ang punta ng mga target maging kongresista at iba pang lokal na opisyal. Pero dahil sa Pebrero pa pwedeng ituring na kandidato ang mga tatakbo sa national position at Marso sa local post aspirants, hindi sila pwedeng pigilan ng COMELEC kung bigla nilang ipopromote ang sarili sa loob mismo ng COC filing venue. Libre rin sila magdala ng supporters at magprograma sa labas ng venue. Mula October 1 to 8 lang tatanggap ng COC ang COMELEC. Ito rin lang ang petsa na pwedeng umatras o magpa-substitute ng kandidato. Sabi ni UP Political Science Professor Aris Arugay, karaniwang lamang ang mga manok ng nakaupong administrasyon kapag midterm elections. That the 2025 senatorial elections is also informally a referendum on the president and his administration. This reinforces that the leadership of the current administration is legitimate and is popular and is well accepted. Pero hawak man na makinarya, hindi pa rin anya dapat magpakampante. Sabi nga ng election experts, ang isang matalinong botante, filing pa lang ng COC, inaaral na yung background at saka yung kwalifikasyon ng mga gustong manligaw ng kanyang boto. Dahil ang katumbas ng iyong boto, pagbibigay kapangyarihan din sa pipiliin mo kung paano mo itatakda ang buhay mo bilang isang Pilipino, pati na ng kaapu-apuhan mo. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Nakatakdang kasuhan ni Police Brigadier General Nicolas Torre ang mga taong nagbanta umano sa kanyang pamilya at mga kaanak ng ibang pulis noong kasagsagan ng pagtugis nila kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa bagong talagang hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, mga kasong direct assault ang isasampan nila laban sa mga miyembro ng KOJC na nagbanta at nanghara sa mga pulis, media men, pati na sa mga sibilyan. Anya, nauunawaan niyang nais lang depensahan ng mga KOJC members si Kibuloy. Pero lumabis umano sila ng idamay nila pati ang mga kaanak ng mga pulis. Sabi pa ni Torre, ultimo mga social media account ng mga anak niya ay inulan ng hate messages.
Iniimbestigahan na rin ang sinasabing Angels of Death, ang umano'y private army na ginagamit ng KOJC para takutin ang mga biktima nito. I'll be personally filing cases yung i-involve nila, yung mga anak namin, mga asawa namin. Abay, tayo muna. Kumbaga sa ano yan, sa nakaka-receive ng mga text na yan. Yung mga taong gumawa nun, eh, talaga namang maghanda-handa talaga sila dahil makakatanggap sila ng notices at dadali natin sila sa korte. Suspindido na ang mga flights papasok at palabas ng Beirut. Kaya na pornada, hindi natuloy ang pag-uwi ng nasa 40 Pinoy na nagpalista para sa repatriation. Nanawagan naman at nakikiusap ang Pilipinas sa Israel at Hezbollah na tigilan muna ang sagupaan. Nagpa-patrol, Zen Hernandez. 30 years nang nagtatrabaho sa Beirut na kabisera ng Lebanon, si Anna Marie. Nasaksihan niya at ng kanyang employer ang 2006 na bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah na nakabase sa Lebanon. At ngayong nauulit ang sigalot, desidido pa rin siyang manatili sa employer. They treat me like a family. This is my family. Madam Elham Ali Ahmad was part of my life. Siya yung nakakaiyak kasi. Di mo naman alam kung hanggang kailan ito. But I fight for it. Andito na kasi, dito ako nakapagpundar, may tatlong bahay ako. Dito lahat. Nung nasa Pilipinas ako, walang-wala ako. Pero suspendido ngayon ang commercial flights papasok at palabas ng Beirut. Kaya kahit ang mga Pinoy na nagdesisyong umuwi, hindi pa rin makaalis. We'll have to see kung matutuloy yung mga flights nila. We have around, I think these are around 40 people. Ang problema kasi, another problem is the immigration has stopped processing clearances. So we are also hopeful that the immigration will reopen issuing the necessary clearances. We also have a number of undocumented workers who are requesting for repatriation. Tiniyak ng Philippine Embassy na handa ito sakaling kailanganin ang mass evacuation. Pinag-aaralan na rin ng Department of Foreign Affairs ang pagkuha ng barko na magdadala sa mga Pinoy sa ibang bansa kung kinakailangan. Patuloy na minomonitor ng DFA ang sitwasyon bago itaas ang Alert Level 4 o Mandatory Evacuation na idinideklara kapag may land invasion. We're seriously considering it, except there's the issue. What if the conflict does not escalate? So we do not want to repatriate 10,000 Filipinos and then all of a sudden we'll be accused of having acted hastily in case there was no war. Nanawagan naman ang Pilipinas sa Israel at Hezbollah na itigil na ang bakbakan dahil maraming Pinoy ang posibleng maapektuhan. The Philippines reiterates a call to all parties to reduce tensions, prevent further escalation, and urge for a peaceful solution to the conflict in the region, a very important region where millions of overseas Filipinos work and reside. Secretary of Foreign Affairs is now speaking with his counterparts on how to advance the common aim of pursuing a peaceful settlement to the conflicts in the Middle East. Muling sumiklab ang bakbakan dahil sa pagkampi ng Hezbollah sa Gaza na patuloy na ginigyera ng Israel matapos ang October 7 Hamas attack. Isinusulong ngayon ng Amerika at mga kaalyadong bansa ang isang 21-day ceasefire sa Lebanon-Israel border, pero tinanggihan ito ng Israel. Marami ang nag-aabang sa sasabihin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa nagaganap ngayon na United Nations General Assembly sa New York. Pero marami ng bansa ang umaapila na itigil na ng Israel ang gyera sa Gaza at sa Lebanon para maiwasan ang malawakang gyera sa buong Middle East. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Haharanahin ni Concert King Martin Yevera ang fans sa kanyang The King Forever concert ngayong gabi. May pa-throwback naman si Regine Velasquez Alcacid sa kanyang version ng kantang Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
All set na si Marty De Vera sa kanyang pagbabalik sa The Big Dome ngayong gabi. Tiniyak ng concert king na masisiyahan ng fans sa kanyang The King Forever concert na bahagi ng selebrasyon ng kanyang 42nd anniversary sa industriya. I think every singer that started sa panahon ko, yung medyo 80s, 90s, yun din ang mga sagot nila. Coming back to the Araneta Coliseum is like coming back home. Ilan sa mga kasama ni Martin sa pagdiriwang ng kanyang 42nd anniversary concert, si Pops Fernandez, Gary Valenciano at Regine Velasquez Alcacid. Speaking of Regine, may pa-throwback din sa fans ang Asia Songbird matapos i-release ang Reginified version ng Someday. Someday, someone's gonna love me. I love singing old songs. Pag kumakanta ko ng hindi ko original, syempre I try to make it my own. And apparently, natutuwa din naman sila. Bahagi ito ng upcoming cover album niya na Reginified. Inilabas na rin ni KZ Tandingan ang bago niyang single na Toyo. Ayoko na pero napasuyo. Kung saan sinubukan ni KZ ang bagong tunog. Masyado akong naging focus doon sa direction ng album ko na I felt like I was creatively paralyzed for some time. So I pushed myself to write something completely left field. It's about moving on, pero nang biglang nakipag-connect yung taong sinusubukan mong kalimutan, bumigay ka ulit. Sa October 2 naman, ilalabas ni Diego Gutierrez ang kanyang single na Huling Sayaw. Kwento ni Diego, siya mismo ang sumulat ng kanta para maibsan niya ang sakit ng breakup nila ng girlfriend ng 7 years. It was just like a feeling of wanting one last dance before, you know, yeah, going our separate ways. Si Diego ay kapatid ni Janine Gutierrez. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Parang masyado tayong dikit, no? Parang masyadong dikit. Kasi pangsek, kasi mag-weekend na. Sige. Ayaw magkakiwala. Diba? Ito na, smile! Okay. Ano ba gaganap na? Ayan na. Oh, happy weekend! Matagal na kami kasama, ngayon lang ka nagpalit na ito. Masaya lang. Happy weekend po. Happy weekend. Ganun ang pagod. Pagbigyan mo na kayo, ha? Masarap po ang weekend. Sabi nga nila, thanks to God, it's Friday. Saan ba nang galing? Ano thanks to God? Hindi, thanks to God. Saan ba nang galing yun? Sabi mo, sa Amerika. Sabi mo, thanks to God. Thank God it's Friday. Galing sa Amerika yan. Nagsama yung Friday at saka S. Pero pwede din naman yung thanks. Thanks God it's Friday. Ay, na. At yan po ang mga balitang binatid namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Alvin L. Chico. 89 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Napakikinggan na rin po ang TV Patrol sa Radyo 630. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. At mapapanood ng live ang TV Patrol at replay ng paborito niyong programa sa iwanttfc.com. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa All TV. Ako naman po ang inyong kapahing si Nolly Vicasas, pangalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend. Enjoy! At magandang gabi. Bye on.